Hello guys, bali ang topic natin ngayon ay paano ba magkaroon ng offline karaoke? Hindi mo na kailangan ng internet. So ang kailangan mo lang ngayon, MIDI car files. Yung car files kasi yun yung mga MIDI na meron na siyang lyrics. So pwede ka nang magkaraoke. So tapos ang MIDI kasi napakagaan. Yung files niya is AB lang. Ayan yung mga pwede nyong kantahin sa kanta ng Bee Gees. Andito na yung mga artist na kailangan nyong hanapin kung sino, ano yung gusto nyong kanta. Ngayon, paano tayo mag-umpisa? Siyempre, kailangan natin ng player. Dito na papasok yung karaoke MIDI player na kailangan natin gamitin. Ito na yon yung BandBus ko. Ito yung isa, yung alternative sa BandBus ko, yung WinLive Free Player. Tapos yung sound font na kailangan natin. Mamaya, maintindihan nyo yan yung sa mga hindi pa nakakaintindi. Kasi ito, very common na to sa mga musikero natin. Lalo na yung mga magagaling ng keyboardista natin, mga nagsisequencer, yan. Kabisado na nila to. Ito, tinuturo ko lang to dun sa gustong mag-karaoke offline sa bahay nila, ganyan. Hindi naman lahat kumpleto nandito, pero mga kursunada mo na lang. Bahala ka na. Virtual MIDI synthesizer yan, gagamitin natin yan mamaya. Loop MIDI yan, explain ko rin yan mamaya. Pero dun muna tayo sa pinaka-basic. Install mo lang ngayon yung BandBus ko. Yun yung pinaka-player natin sa pinaka-magiging MIDI player natin. Dun muna tayo sa napaka-simple, BandBus ko. Yan, very common yan. All this but goodies. Okay, install natin. Next, next. I agree. Next. So, ayun na siya kaagad. Oh. So, ano na lang kailangan mo? Files na lang. So, may mga kasama siyang files dito. Try natin i-play. An Everlasting Love. Yo. Gusto mo na magkaraoke. Yan. May lyrics ka na. Offline. Nakasave. Nakasave sa ano mo? Sa laptop mo. Kaya sa desktop. Kakantahan mo na lang. Ngayon, kung may melody, pwede mong i-off yan dito. Hanapin mo lang yung melody. Nasa harmonica yata. Diba? Paganda siya. Ngayon, siyempre meron yung mga metikuloso masyado sa tunog. Yan na yon. Ano pa gagandahin pa kasi alam mo naman yung tunog ng MIDI, diba? So, dito naman napapasok yung isang i-install natin yung Coolsoft Virtual MIDI Synthesizer. Ayan. Click natin yan and install natin yan. Yan ang medyo magpipino ng tunog niya kung medyo magasmang yung Coolsoft. Pero may kapartner yung Coolsoft. Hindi yan basta-basta gagana na siya lang. Diyan na yan papasok naman yung tinatawag nating sound font. So, okay. Finish. So, ayan na. So, ayan. Coolsoft. Dito ngayon tayo. Ayan. Nakalagay dyan sound font. So, eto. Sound font. Yan. Copy mo lang yan. Gawa mo. Ibato mo siya dun sa local drive C, sa drive C, doon mo siya i-copy paste para doon mo na lang siya pupuntahan. Kunin mo ngayon yung ngayon click mo yung plus sign dito, mag-add ka ng sound font. Since nandun na siya kanina sa sound font, mag-try muna tayo ito yung very common. So apply natin. So andiyan lang siya no. Puntahan natin ngayon si BandBus ko. Doon natin i-set up yung virtual. Punta tayo doon, right click, set up. Palitan mo yung MIDI buffer ng Virtual MIDI Synthesizer. Ayan. So, okay. Apply natin. Then, okay. So, ayan na siya. So, try natin siya i-play. Gamit na niyan yung sound font. Yan na yung bali magdadagdang ganda ng tunog mo. So, paano natin malaman na nag-iiba-iba? Magdagdag tayo ng ibang sound font. Compare natin. So, halimbawa, Realistic Drums SF2. So, highlight mo, then apply. Ayun, no? Medyo lumabas yung drums niya. Diba? So, experiment ulit tayo. Dagdag ulit tayo ng ibang sound font. Halimbawa, Yamaha. Highlight mo ulit yung Yamaha, then apply. Ayun, no? Medyo binalance niya konti. Okay. Another sound font. Out ulit tayo. Roland SC88. Highlight mo ulit. Then apply mo. Wala naman yung tunog niya. Yan yung function ng sound font. Siya yung may kanya-kanya silang timpla. Depende kung ano yung magiging taste mo. So, yun na. Meron ka ng MIDI player. Tapos, napaganda mo na yung tunog niya. Hindi na siya ganun ganok yung tunog MIDI, di ba? Yan na yon, pwede ka na mag-offline karaoke. Kailangan mo na lang ng mga car files. Yun yung may lyrics na MIDI. Pwede naman tayo mag-sample ng iba. Halimbawa, 80s disco medley.
testing tayo sa sound font, no? Para maganda yung kanyan, yung realistic drums, dali natin siya sa baba. And apply. Ayan, no? So, yun yung function ng sound font. Kailangan i-configure nyo lang siya dito. Yan, virtual MIDI synthesizer yung output niya. So, okay. Yan na yun. Meron akong isang i-introduce na isang player na ganun din ang function, pero medyo mas okay siya sa akin kaysa kay Banbas ko. Yun yung WinLive Preplayer. So, eto, WinLive Preplayer set. Yan naman ang install natin ngayon. Ganun din yung sistema kung paano mo siya pagagandahin. Pwede mo rin gamitin yung virtual MIDI synthesizer dito kay WinLive. Marami kang pwedeng gawin during live situation na ginagamit mo siya. Pakita ko na lang din kung paano i-set up yung... Try natin kung ano yung gaganang ano niya, MIDI drive. Try natin itong Brother Louie Louie. Ayan, MIDI yung tunog niya, no? Try natin kung magbago yan. Punta tayo dito sa tool. Tignan natin kung ano yung MIDI output na ginamit niya. MIDI option. So, yung stock pa lang ng mismong laptop. So, refresh natin. Ayun, refresh. Pwede ka na mamili dyan eh. Okay, lumabas na yung virtual MIDI synthesizer. So, ganun pa rin yung function niya. Punta ka lang doon sa MIDI option, yung pinaka-output niya. Tapos, apply mo to. And para gagamitin niya rin yung virtual MIDI synthesizer para dito sa player. Try muna uli natin yung Brother Louie Louie. Medyo pumino rin siya. Tapos, medyo umokay yung drums. So, ganun lang din. Kung gusto mong mag-testing ng mga ibang sound font, dali mo yan sa baba. Apply mo lang. Yun. Kita nyo naman yung difference. Halimbawa, Yamaha gusto mong gamitin, dali mo siya sa baba. Apply mo lang din. Yun, oh. Iiba-iba rin yung sound. So, yan ang magkaka-partner. Punta ka lang sa tools, option. Kailangan virtual MIDI synthesizer yung ilagay mo na one. So, punta na tayo dun sa second part. Yun naman yung kung hindi ka satisfied pa dun sa may virtual MIDI synthesizer ka na, gusto mo pang dagdagan, yun na yung gagamit na tayo ng plugin. Ito na yon. Punta na tayo dun sa part na yon. Ito yung installer natin. No? So, install na natin to, yung ASIO for All. Okay, finish. Meron na yung Coolsoft. Loop MIDI, install natin. Kahit alin naman yung mauna dyan, kasi i-walkthrough ko naman kung paano gagawin. Basta install muna natin sila para dire-diretso tayo. Ay, sorry, nag-launch ako. Okay, wala pa. Install na siya, Loop MIDI. Itong mga to, hindi na kasi kailangan to. BST yan eh. Hindi na kailangan install yung mga yan. So, pag na-install na natin yung mga yon, yung punta na tayo dito sa Cantabile, yan na yung BST host para magamitan natin ng plugin yung Banbas ko o kaya yung WinLive. So, open na natin to. Ang ginamit ko rito lagi itong 37 Auto Base, mas stable siya, naghahang ako sa 4054 eh. So, install natin tong setup natin tong Cantabile. Dito natin papaganahin yung MIDI player natin. Okay, launch natin yung Cantabile. 64-bit yung system natin. Since meron nang dati nakaload na mga gawa tayo ng bago, no? Sandali. Para masundan nyo lang muna. Ngayon, punta tayo sa Loop MIDI. Mag-add tayo dito ng port. Halimbawa, ang player natin is WinLive. Lagay natin dyan. Para madali natin hanapin mamaya. WinLive player. Lagay natin dyan sa Loop MIDI. Add natin. Tapos, yung isa kung Banbas ko, no? Add din natin yan. So, ayan na yan. Okay na yan. Naka-on yung Loop MIDI natin. I-configure natin siya dito. Punta tayo ngayon dun sa Tools. Option. Since meron na kasi yan. Pero, sige. Okay. ASIO for All. Audio Port. MIDI Port. Yan na yon. So, tanggalin ko muna yan, ha. Remove muna natin yung mga dati. Mag-a-add tayo ngayon dyan. Dito sa MIDI Port, kung ano inilagay natin sa Loop MIDI, yun yung ilalagay natin dyan. Mag-a-add tayo ngayon dyan. Input Port. Kalagay na ron, Banbasco Player. Click muna natin yung isa. Banbasco Player, then name natin siya ng Banbasco rin dito sa taas. Okay. So, i-add din natin yung WinLive.
Ito yung player natin kanina na if. Ito yung, dito na ako mag bigay ng instruction. Parehas lang din naman kung paano ginagawa. Win live player. Yan ang gagamitin natin instead of Bandbus. Okay? Okay na natin. Kailanganin natin yung mga plug-in na in-install natin kanina. Meron ng soundcon kanina, kinapin na lang natin. Mag-create tayo ng folder dito na BST plugins. ST plugins. Pag-create mo yan, puntahan natin yung mga plug-in natin kanina ron. Itong base MIDI, kung ano yung system mo, copy mo lang yan. Then, lagay mo siya doon sa plug-in. Hanapin mo rin yan mamaya. Para madali lang hanapin, dyan natin ilalagay. Tapos, yung isang plug-in, yung drums, eto, copyhin mo lang din to. Copy mo na mismo yung folder na yan. Bato mo lang siya uli doon. Bato mo lang uli siya doon sa drive C. BST plug-in, sama mo na siya dyan. Yan. So, magra-route na tayo, no? So, ira-route na natin yung mga plug-in, tsaka yung source na yung MIDI in niya. So, punta muna tayo dito sa tools. Yan. Click option. Double check natin. Audio engine, Azure for all. Yan yung in-install natin kanina. Audio ports. Okay. MIDI ports. Dito, wala pa yung MIDI port na input natin. Yung Bandbus ko at saka yung WinLive. Yun yung i-add natin ngayon. Yun yung ginawa natin sa loop MIDI. So, gawin na natin. Add na natin sila dito. Input port. So, ayun yung Bandbus ko. Click natin muna yung Bandbus ko. Tapos, rename din natin siya sa taas ng Bandbus ko. Okay? Yan, ayun. So, okay na natin. Then, add uli natin yung gagamitin natin isang player din, yung WinLive player. Rename din natin siya dun sa taas. WinLive player. So, ayun. Okay? So, ayun na. Uncheck na lang natin yung mamaya mga hindi kailangan dyan. No? Tapos, yung sa plug-in, diba nag-create tayo ng folder kanina sa drive C, yun yun. Kung gusto mo mag-add pa ng plugin, pakita ko lang para makita nyo paano ginagawa. So, this PC, drive C. So, ito na yung nilagay natin kanina. O, pakita ko lang uli. Lagay natin dyan. Ayun na siya. Then, mag-add uli tayo. PC, drive C. Hanapin natin yung sound canvas na in-install natin. Kung saan siya nag-save. Ayun, yung Roland. So, Sound Canvas BA, i-okay mo lang yan para makita niya yan mamaya. So, yan na lang muna yung mga, kung may mga ibang plugin ka pa, i-add mo lang dyan, mababasa naman yan. So, i-okay na natin yan. Yun, pumasok na yung Cantabile needs to restart to apply changes for setting restart now. Okay, restart natin. Okay, nag-restart na siya. Okay, yun na yun. So, etong mga nandito, hindi natin kailangan yan. Pwede natin i-delete yan. So, ang kailangan lang natin dito, Bandbus ko, WinLive. So, tanggalin natin yan ngayon. Pwede natin tanggalin yan para hindi ganong crowded yung kwan. Punta tayo sa MIDI port. Eto, not assigned. Delete na lang natin yan. Yung screen. Delete din natin yan. So, iwanan na lang natin to. Ayan, Bandbus ko player. Okay. Live-in option, yun na yun. Nandun na. Okay na yan. So, matik na iba dyan. So, okay na natin. So, need to restart ulit siya. Para ma-refresh lang. So, ayan na yung Bandbus ko tsaka WinLive. So, mag-a-add na tayo ng plug-in. Pisahan na natin mag-add. So, since na-i-add na natin yung plug-in natin, i-add na natin yung base MIDI. Tapos, add ulit tayo yung isang plug-in, Sound Canvas naman. Add din natin siya. Ito lalabas yan. Try lang natin, no? Medyo nag-plug. Okay, lumabas na rin. Then, i-add na rin natin yung empty power drum kit. Try lang natin, no? So, ayun na siya, no? Diretso na siya doon sa main speakers natin. Ira-route na natin muna to. Ayusin muna natin yung input na pagkukunan nitong isang input. Yung channel niya. So, click muna natin yon. Tapos, lagyan muna natin siya ng sound font. Okay, hanapin natin. So, di ba yung sound font natin, sinave din natin sa drive C. Hanapin natin doon. Pupuntahan natin yon yung drive C yon. Sound font. Ngayon, ang i-demo ko lang dito etong SGM B12. Pwede ka naman mag-iba-iba dyan kung ano yung gusto mong stack niya na sound font. So, i-open na natin yan din. I-okay na natin. Yan na yung papaganahin natin na sound font niya. Then, yung channel in. So, lagay natin yon. WinLive yung yon. Lagay natin yung channel in na press yung control. So, yun yung sa instrument natin. Iwanan natin yung 10 kasi yan yun sa drums. Yan yung pinaka-channel ng drums. So, hindi natin yan i-on dyan. So, same lang naman target channel. So, i-okay na natin to. Yun, okay na siya. Ngayon, ganun din sa sound canvas. Check din natin yung channel input niya. Yun. Highlight din natin. 1, 2. Leave din uli natin yung target channel. So, ayan. Okay na rin natin yan. So,
okay na yung sound canvas natin. Yan. Ngayon, yung power drum kit. So, since yan yung drums, yan naman sa kanya yan, yung 10. Okay? Okay na natin. Nai-assign na natin yung mga port. Itong power drum kit, since free lang siya, kailangan lagi mo siyang skip pag gagamitin mo siya. O, yan na yung pag-route ngayon. Mag-trial tayo ngayon. Open natin yung WinLive player. Paano yung procedure ng pag-route? Kanina, ginamit natin dun sa previews natin yung virtual MIDI synthesizer. Ngayon, ang i-route na natin dito ngayon para sa MIDI out na itong WinLive ay yung loop MIDI na, yung pinangalanan natin ng WinLive at saka yung bandbus. Punta tayo dito sa tools, option, then MIDI option. So, ang nakalagay dito yung stock pa rin ng laptop. So, hanapin natin kung nandyan na yung gagamitin natin. Ito yung WinLive, ito yung sa loop MIDI. Imbis na virtual MIDI synthesizer, yung loop MIDI na port ang gagamitin natin para dun dumaan yung sounds niya. Yan. So, WinLive yung pa natin, in-assign natin siya sa WinLive. Then, apply na natin dito. Okay? So, nai-route na natin siya. So, kailangan lang natin mag-sample ng sounds dito ngayon. So, minimize ko muna yan. Punta muna tayo dun kay Cantabile. May ayusin lang tayo dun sa may output ng speaker. Ayun, kasi ang ginamit niya, Realtek. Kung ano yung output ng speaker mo, yan. So, mag-assign ko ngayon kasi ang gamit ko ngayon, nag-screen capture ako maono para marinig natin yung sounds dito sa recording, no? Dito ko kasi kinuha yung, so, refresh natin. Close muna natin. Restart lang natin. Okay, do you want to save the changes new song? Okay, save natin yan. Yes. Lagyan natin, start up. Para pag reopen uli natin siya, nakaload na lagi yung mga plugin natin. So, yan yung start up natin. Okay, refresh. So, niloload niya na yung mga plugin, saka yung pang start up natin. O, yun yung ginawa natin kanina. So, try natin kung maririnig na natin itong drums. No? Okay. Ibig sabihin, naka-route na siya dun sa output natin dito sa laptop. Dito ko ni-record. So, ayan, nakapag-assign na tayo. Yan, naglagay na rin tayo ng sound font dyan. Okay na yan. Ito na rin sa sound canvas. So, dalawa yung gagamitin kong plug-in. Although, kukunin niya yung main audio ng i-playback natin. Bakit dalawa yung ginagamit ko? Meron kasing audio na hindi na pinalalabas ni sound canvas na pinalalabas ni bass MIDI. Kaya dalawa yung ginamit ko. Mag-trial tayo. Punta tayo dun sa may playback natin. Itong Disco Hits of Windjoy. So yan, naririnig na. Tumutunog na siya. Minimize ko lang para makita natin. Punta tayo kay Cantabile. Tingnan natin yung kwa niya. Ngayon, no? Tapos puntahan natin si sound font. Tapos si bass MIDI. Yan na yung DST plugin na ginagamit natin. So, para mabigyan kayo na overview, try natin na i-off yung isang one. Suspend natin yung isang channel. Halimbawa, dito kay sa drums, suspend natin. So, hindi lalabas yung drums dun sa ano. Isolated siya kasi sa channel tema. So, i-run uli natin. Ayan, di ba? Ganda yung tunog niya. Dito naman, pwede mong i-adjust yung volume niyan. Diba, baba natin yan. Ang gumagana naman yung sa bass mid lang. Pwede mo rin iangat yan. At yung sa ano, pwede mo baba to. Bali gumagana dyan sound canvas. Ngayon ko-combine natin to para medyo so yun, maganda yung tunog niya, diba? So post muna natin yan. So, ayun, okay na siya, no? Nakita na na. Ganun lang mag-route ng plug-in dito sa Cantabile. Ayan, yung pinakasimple lang. Ngayon, kung may mga gusto kang plug-in na idagdag dito, pwede yan. Click mo lang yan, plug-in, hanapin mo. I-add mo muna yung mga folder ng plug-in mo dito sa may tools. Mag-add ka muna ng mga plug-in dito. Kung saan naka-install. Halimbawa, eto, try mo lang i-add yan. Tapos, kung may mga BST plug-in pa dyan, hanapin mo yung mga files ng mga BST plugin, then i-okay mo siya. Ayun, niloload niya na ngayon yung mga plugin na meron ka dun sa
laptop mo. So yun, niload niya yung mga plugin na gagamitin, no. So try natin mag-add ng plugin ngayon na kailangan natin. So pinasok niya lahat diyan. So meron akong hinahanap kanina, yung ininstall natin yung ito, TDR. Oh, so add natin 'yan. Papakita ko 'yan kung anong magandang function niyan, no. Lagyan natin tong drum set. Tanggalin natin yung route niya doon sa may main speaker. Padaanin muna natin siya dito sa stereo in ng kwan. Then eto yan. Para nakikita nyo lang. Medyo palulutungin natin yan. Mastering type punchy. Sa drums. That's medyo yung para make up natin yung volume. Gamitan din natin tong sound canvas. Yun pa rin. Yung install natin kanina. So, punituloy natin yung pan. Padaanin naman natin yung sound canvas dyan. Ang lagyan nating processing naman yan is smooth. Okay. Make up din natin. Lagyan din natin na plug in yung bass MIDI natin. Yun pa rin. Para yung mga napaka-simple na lang yung lagay natin. Ayun. Shout din natin yung ano dyan. Face me, hindi na-plug in. Lagay natin dyan, 8-1. Medyo hindi mo ma-notice yung difference, no? Pero maganda yan to. Maganda yung may compressor siya. Mastering compressor. Volume ng drum, pwede mo pa rin dagdagan niya. Ulit yung... gusto mo siyang palitawin. Gusto na tayo kay Win Live. So, pwede natin i-assign yung karaoke mode niya, yung 2 lines, yung 4 lines. Para maganda, ayan. During live performance, pwede ka kasi magpalit dito na kung ano yung instrument. Pwede ka rin magpalit ng kit dito kung ano yung gusto mong kit. Yan ang kaibahan niya sa bandbox ko. Pwede ka mag-assign dyan. Pwede ka rin mag-change ng beat. Halimbawa, gusto mong power beat track yan. Ayun o. May iba yung beat ng drums, di ba? Okay, bagay din naman. Power track medium. Okay. Latin. Bossa Nova. Naging bossa yung ano. Yan. Yan ang kaibahan niya sa bandbox ko. Pwede ka rin mag-change ng background. Karaoke and pictures. Random image from folder. Halimbawa, yan. WinLive BGV. Okay. Apply natin. Para yan yung magiging background niya rin sa pag nag-play tayo ng music. Explore nyo na lang paano gamitin yung WinLive. So ayan, napalitan na yung background. So hanggang dito na lang guys. Kung may katanungan, message nyo na lang ako sa FB page. So ayan, di ba nakita nyo naman naka-route na siya. Sana tundan nyo lang yung pat-install. Okay na yun. Maraming salamat. Enjoy!